fit and fab after 50? Why not? Kaya naman ang ilang mga seniors gumagawa ng diskarte para maging healthy kahit nasa bahay lang. Iwasan lang masumakit ang balakang. O kaya naman mahilo. O malaglaga ng kung ano-anong abubot. The show must go on, ika nga. Tulad na lamang ng grupo ng mga Pinay nanays from United States na mayroong kakaibang dance workout paandar. Halos 2 dekada na silang naninirahan sa South Carolina, USA. Todo acting at may pa-costume pa. Nag-uusap lang kami kung anong bagay na suotin. Last year kasi sa pandemic, at the beginning yung kaming tatlo nagsayaw-sayaw lang, kumakain. We do individual Zumba sa bahay namin. And then we just share the different music on our group, on our messenger group. And then we practice it until, you know, the time for our Zumba date. Ako 66 na, marami nang nararamdaman, especially my knee. It's my only exercise. Nawala yung sakit ng tuhod ko for some reason. When I started the Zumba, I could hardly raise my arm right here, but for now, it's pretty much 100% back because when we do Zumba, we try to do more of everything. Talaga namang oldies but goodies. Dito naman sa Pilipinas, game na game din ang mga nanay para sa mga dance workout. Bawas stress na, bawas timbang pa. Iwas sakit pa ng balakang at kasukasuan. Kasi nga habang mataba ka, habang nagkakaedad ka, diba dumarating ka dun sa point na parang feeling mo, ay, wala na, ito na lang buhay ko. Pero since nag-start ka ng gano'n, nahanap mo yung ikaliligaya mo, nawawala pa yung stress mo, mararamdaman mo din yung feeling na parang feeling bata ka. 48 years old pero parang 28 daw ang galawan. Yung dating gawa mo as in bata ka sa 20s mo, up to now na ngayon nasa 48 ako, halos the same. Talagang wala rin pinagkaiba. Balanse rin ang oras niya para sa workout at bilang nanay. Sa umaga, papel nanay, namamalengke, magluluto, sikasuhin mo na yung mga bata, pagpasok, sa eskwela. Yung free time mo na talaga ng hapon, dahil nagsisimula naman ng Zumba is 5. Natatapos siya ng almost 1 hour yun eh. 6:30 tapos na, so uwi na. Diretso uwi rin ng bahay agad. Pero bago pa man ang fitness journey niyang ito, aminado siyang napabayaan niya ang kanyang katawan. Totoo yun, talagang tumaba ako noon. Lalo na siyempre hindi ka kumikilos, bahay ka lang. Mahirap. Ang bahay namin dito sa Olongapo is Little Baguio. So umaakit ako ng bundok. Hindi mo kakayanin talaga yung paakit ng bundok. Yung hingal, talagang ramdam mo yun. Nasa 215 steps lang naman ang dapat bunuin paakyat sa bundok para marating ang bahay ni Mary Ann. Yung pananakit ang ulo kapag yung sobra ka, yung sinasabing papunta kang obesity dahil sa sobrang katabaan mo, totoo yun. Andun yung nararanasan mong masakit ang ulo mo, masakit ang kasukasuan mo, lalo yung sa mga tuhod, mamamanhid ng kamay, paa. Kaya talagang nag-focus din ako na, hindi pwedeng ganito. Baka maaga ako mamatay. Tumimbang ng halos 75 kilos si Mary Ann. At dito na siya nakaramdam ng mga sakit. Siyempre, habang nagkakaedad ka, andun yung masakit ng katawan mo, diba? Meron talaga ng ganon, headache, mga ganyan-ganyan, madalas yun. Buti na lang daw, nahilig siya sa Zumba. Talagang naramdaman mo, talagang nagiging healthy ka, yung cardio mo mas bumibilis yung metabolism mo rin, namarating tayo na feeling mo bata ka na. At mukhang umaaura naman yun sa pamumuha natin. Noong 2017, ay naging shadow instructor si Mary Ann sa mga Zumba sessions. At simula noon, araw-araw na rin siya kung humataw. At sino mag-aakala na pati sa TikTok, humahataw rin ang sayaw si Mary Ann.
naka-edyad sa mga anak ko. Yung mga anak ko unang TikTok, hindi ko pinapansin yan, pandemic. Bawal lumabas ang mga lola, bawal ang Zumba talaga. At napokus ako dito sa TikTok. Yun, nawilihan ko. Sabi ko, ay maganda rin pala. Mapapasayaw din naman pala ako. Pakaka-adip-adip ka. Kakanta ka dun din. Mamasaya. Mga kasumba nanay, ito mga simple basic step na pwede natin gawin sa ating mga tahanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gawin ito bilang warm-up sa ating dance workout. Second step, wave, body wave, for 16 counts. 1, 2, 3, 4. Dagdagan ng intensity gamit ang body wave step na ito para ma-stimulate din paunti-unti ang ating kasukasuan. Third step, mga nanay, ito ang tinatawag nating lounge. Ready? Makatutulong ang side lunges sa pag-increase ng flexibility at pagpapatibay ng ating thigh muscles. Pati na ang pagpapatibay sa ating mga braso. Leg curl. Makatutulong naman ang leg curl para sa pagpapalakas ng ating hamstring sa binti. Mga nanay, nakuha nyo ba? So, let's do it! Music! Kung dati one click away ang Zumba, ngayon isang kembot na lang ay face to face na sila. Pwede nang lumabas, Zumba nang madalas. Tuloy ang workout basta nag-iingat. 3 hanggang 4 na beses kada linggo na kung rumampa sa Zumba ang squad ni Mary Ann. Haba rin ng buhay mo kahit paano. Dahil unang-una, nawawala yung mga nararamdaman mo sakit sa katawan. Tapos nag-gain ka pa ng mga kaibigan. Yun ang kailangan namin eh. The more, the merrier daw ngayon sa pasumba ni Mary Ann. At pati mga senior citizens, hindi nagpaiwan. Kayo may hiya kasi bakit ka mo? Doon yung makikita yung ano eh, yung talent nyo. Malay nyo, nakatago lang pala yung talent nyo sa pagkembot. Tapos, nag-gain pa kayo ng mga kaibigan. Pagbabanat ng katawan at mga kasukasuan, wala sa edad yan. Galaw-galaw at sayaw-sayaw kapag may time. Para everybody, fit and healthy.